Pagtuturong may kahusayan at sigla. Linangin ang iyong kaalaman at kakayahan sa pagtuturo. Humugot ng lakas at motibasyon sa pag-abot sa mag-aaral. Maging inspiradong guro kasama sina Teacher Zaisel Mike at Teacher Gretchen Nokos. Pinag-uusapan po kasi kami ni Ma'am Zen, nagkakamustahan. Oo, kinakamusta namin yung ECQ. Oo, grabe no, tumaas ang ating mga 9,000 plus, oo, close to 10,000. So anyway, hello po sa inyong lahat. Good morning! Welcome po no, sa isa na namang edition ng Inspiradong Guro. Opo. At lahat po ng nakikinig sa amin dito po sa Kabikulan, sa radyo, hello po sa inyong lahat. At syempre sa iba't ibang panig ng Pilipinas, kung kami po ay naririnig nyo, salamat po. No, kayo po ay nasa Care 104.3 The Way FM, Legazpi City. Yes. And gusto ko lang po i-shout out. Alam ko manonood ngayon yung mga teachers ng Escalante National High School Negros, sa Escalante, yan. Negros Occidental. Taga dyan yung nanay ko. Oo, hello po sa inyong lahat. Taga Hinigaran. Kamusta, Negros? Ma'am Gretchen, ang iyong linggo? Ito po, medyo ano... Pinag-uusapan namin yung COVID niya. Medyo may sipon po, pero hindi na, may panlasa pa naman po ako. Oo, sabi ko nga kay Ma'am Gretchen, kasi pag wala siyang panlasa, lalayo ako. Ano po ito? Because of ano to, stress sa school, sa trabaho, ang daming ginagawa. Kasi nag-midterms ka ata ng law mo, Ma'am Grace. Oo, tapos yung ano, may exam ako, ano, the longest midterm ata yun. Nag-start 5:30 in the afternoon hanggang 8 a.m. in the next morning. Oh, grabe. Oo, two units lang yun, ma'am. Kamusta ang school? Ay, ano po, end na po yung ating quarter, no? Sa ano na tayo, magre-release na tayo ng cards ng mga bata. Oo, at medyo naging challenge sa mga teacher. Paano ba natin i-weigh yung tamang grade sa mga bata? Since po, ma'am, ang naging basis lang natin is yung module. Kaya. Oo, based on my personal experience, naku, yung mga dating hindi nag-excel sa classroom, naku, perfect yung module. Malay mo naman, ma'am Gretchen, di ba? Malay mo, talagang number one, nag-aral. Na-motivate sila ng COVID, tapos talagang bongga sila. Or no? Number two, may kinopyahan na hindi natin alam. Ano tayo, may due process. Ma'am Zel, ikaw po, kamusta ako, ka? Ako, okay naman po. Ano bang ginawa ko? Medyo marami rin kasing trabaho, no? Oo. Sa pag-prepare kasi mag-uumpisa ulit yung let review namin. So, sa ano na yan, ma'am? Kailan this na is yan? For September, hopefully, no? Hindi na natin alam kasi kung kailan talaga. Sana September, naman. Pero hindi ko alam kung anong taon. Sana 2020. Sana 2021 na yan. Hindi ko sigurado. Hello kay Maria Teresa Criste. Ma'am Teresa Criste from Alfonso, Cavite. Nandyan siya ngayon, no? Nanonood. At salamat, ma'am, sa pag-share mo, no, ng ating video. Ma'am Gretchen, di ba, alam natin the past few weeks, no, we were talking about yung bridging. Mm-mm. And then we were talking about how sometimes our students are so unengaged. Mm-mm. Na, 'di ba, inside our classroom, sabi mo nga na sabi rin ni Ma'am Jubel before, 'di ba, na sometimes hindi na sila nagsasubmit ng kanilang mga module, sometimes Mm-mm. parang wala na silang ano, no, pakialam sa just for compliance na lang. Oo, just for compliance, oo. Makapag-submit lang, no? So 'yun na lang yung ginagawa nila. Ngayong linggo, tutuloy natin yung pag-uusap. Now, we're going to talk about it again. Yes. Pero ang pag-uusapan natin ngayong linggo is how fun are you pa ba inside the classroom? Oo, na-miss ko tong topic na to. Diba? Thank you. Mayroon tayong ganitong pag-uusap ngayong linggo. Oh, pero ma'am, saglit lang ha. Singit ko yung tatay ko, ano, first time nag-online. Ah!
nanonood. Si ano po, si Master Sergeant Ingrasio Balambandalde. Yan, kinumpleto ko. Hello nanonood po, sir. Bumili po kasi siya ng radyo. Nasa second floor yan ng bahay namin, nanonood ngayon. Yun nga po, ma'am, no? Oo. I think this topic talaga, thank you, Lord, mapag-uusapan natin. Na-miss ko yun, yung fun. Are we still having fun? Diba kasi ang bata, naaalala mo, may mga teachers ka bang nakakatawa? Meron, especially tapos, ano, sa MAPE. Nakakalimutan mo ba sila? Hindi, kasi makakalimutan mo yung lesson, pero yung joke teacher, nila, yung fun, hindi mo makakalimutan. Diba? Eh. So, how fun are we? Ikaw are we ba, still ma'am? Fun? Ay, nako, I'm a very funny teacher. Napaka-funny ko po na teacher. Isa din akong baliw-baliwan din ako sa classroom. Kasi iba ang hawak mo sa bata. Kung hawak mo sila dahil natatawa sila. Mm-mm. At iba rin yung hawak mo sila dahil natatakot sila. Oh, mas maganda yung natutuwa sila, mas nagagalak sila. So tanungin din natin no, yung ating mga kasama na ngayon sa Facebook, si Ma'am Melody Escalante. Ma'am, hey, kamusta hello. Po? Galing po siya sa Patnongon, Antique. Akala ko taga Escalante siya. Si Ma'am Neth Silario, of Good course, morning. Ang ating suke from Inspiradong Guro ng Cebu City. Yes. Andyan din po si Ma'am Bebeth Ramirez. Magandang umaga din, ma'am. At si Ma'am Nancy Rogado, taga Marikina City naman. Good no? morning! So, good morning po sa inyong lahat. At siguro, para umpisahan na natin no, yung ating programa, yes. Ma'am Gretchen, gusto po namin ipakilala sa inyo yung i-feature nating Inspiradong Guro ngayong araw. Mm-mm. Actually, isa siyang viral teacher. No? Siguro, isa, napanood yun na siya. 24 million views lang naman eh. Or nag-viral siya, hindi nyo alam, teacher pala siya. Oo. So, actually, panoorin po natin no, yung kanyang kwento. At habang siguro nakikinig tayo sa kanya, let's try to think about the value of laughter. No? Gaano pa rin ka-importante ang laughter? Siguro now more than ever. No? Para sa ating mga estudyante. So siguro ito na po, no? Pakilala na po natin ang ating Inspiradong Guro ngayong linggo. Marahil isa kayo sa mga tumawa at humagalpak sa nakakatuwang viral video ng ating Inspiradong Guro ngayong linggo. Isang guro na hindi natatakot pagtawanan ng kanyang mga mag-aaral. Isang gurong punong-puno ng pagmamahal ang puso at ang gusto lamang ay mapasaya at mabigyan ng ligaya ang kanyang mahal na mga anak. Ngayong linggo sa Inspiradong Guro, samahan ninyo kami at ating pakinggan ang nakatutuwang buhay ni Ma'am Amalea Gay Hontongko, ang ating Inspiradong Guro mula sa Escalante National High School, Escalante, Negros Occidental. Welcome, Ma'am Amalea Gay Hontongko. Tama po ba, ma'am? Yes. Yes. Welcome po sa Inspiradong Guro, ma'am. Ma'am, baka gusto niyo po munang batiin ang mga viewers natin sa Facebook live stream at saka sa mga nakikinig po sa inyo sa buong Kabikulan, ma'am. Okay. Again, good afternoon po sa lahat ng mga teachers sa buong mundo, sa buong Pilipinas, especially sa Bicol region at of course, mga teachers sa Escalante National High School. Bravo.
welcome sa inyong lahat. You know what, Ma'am Mel, Ma'am Zell, Mickey, it's really an honor and a sense of pride na na-interview mo ako ngayon. Ano talaga yun? Kaya nga, super excited ako. Oh no, i-interview ako ni Ma'am Zell, Mickey. My goodness. Siya yung producer host ng Inspiradong Guro under Care 104.3 GWAY FM EBC Philippines. Yes. Wow. Nako ma'am, sa amin po ang honor, ma'am, talaga na kami ay napaunlakan ninyo ngayong araw na ito, ma'am. I would like to thank our school's division superintendent, Ma'am Clarissa Hirochi Zamora, a division of Escalante City, Escalante Negros Occidental, and of course, our school principal, Mamenshi Villar Lumaino of Escalante National High School. Thank you very much, Ma'am, to the both of you for the approval of my interview and of course, for the moral support. Ma'am, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin for this interview, ma'am, no? Maraming salamat po. Ma'am, this week kasi we're looking at fun, no? At ikaw po ay isa sa mga nag-viral na talaga namang nakaka-good vibes, na funny teacher talaga, ma'am. Nakakatuwa po yung vibrations na binibigay ninyo. And we would like to ask you about this, no? Yung pagiging fun teacher niyo po. Pero siguro, ma'am, umpisahan namin dun sa tanong na lagi namin pong tinatanong ito. Bakit ka po, Ma'am Guro? Ito po bang pagti-teacher nyo? Is this a personal choice? Or is this a happy accident? Is it a coincidence? Paano po kayo napunta sa pagtuturo, ma'am? Yung pagtuturo ko, actually, yung mother ko is also a teacher. She's now a retired teacher. Siya yung talagang nag-udyok sa akin na magiging guro. Kasi yung una ko talagang course is AB Sociology, Bachelor of Arts, Major in Sociology. So, nagtrabaho ako for around 8 years sa isang NGO, non-governmental organization, as a researcher. Then sabi niya, masyadong malayo ka, mas mabuti dito ka na talaga sa atin sa Escalante, so you will be with us. Kaya sabi niya, mag-decide ka na, magpa-enroll. Kaya nagpa-enroll ako sa school namin dito din sa Escalante. Supplemental yung 18 units. Kaya nagkuha ako BS Ed. Thanks God, di ko akalain, 18 units pa lang ako, kumuha ako ng yung PBET Professional Board Exam for Teachers. And so thankful, I made it, nakapasa ako. Kaya sabi ng dean namin, Amalia, tapusin mo na, mag-full-pledge ka na Bachelor of Secondary Education, i-major mo English. Kaya yun, nagiging guro ako. Apo. Ma'am, ilang years na po kayong nagtuturo, ma'am? And maaalala niyo po ba yung first year of service ninyo? Ano po yung pinakamalaking hirap tsaka pinakamalaking learning? I'm already in my 23 years in service. September 16, 1996. Yung first ko talaga na assignment, sabi nung principal ko noon, sabi niya, Amalia, kasi yung mama ko guro, tapos every time mayroon sila mga training, kinukuha na ako ng principal nila. Kinukuha na ako ni Ma'am Thelma Hagelona noon. So sabi niya, sama mo yung anak mo. So pagka yung time na nakapasa na ako ng PBET namin, Professional Board Exam for Teachers, ay teacher, ano pong klaseng teacher kayo, no? Kayo po ba a fun teacher? O kayo yung teacher na talagang hindi pwede kahit may konting kulubot, no? Sa yung talagang seryosong-seryoso. So I think we're back, no? Mukhang nakabalik na po tayo. Pasensya na po't nagkaroon tayo ng power interruption, no? So kaya naputol po tayo sandali, pero itutuloy po natin, no? Itutuloy po natin, inaayos lang po natin yung ating video para maituloy po natin. Okay? So sige po. So ituloy na po natin yung video ni Ma'am Amalia Gay Hontongko. Meaning in every 3 years, Pfizer, iba na naman tinuturo ko. Meaning in every 3 years or 2 years, iba-iba yung tinuturo mo. So there will be no mastery. Yes. Yun ang talagang inano ko. Opo. Talagang
pag-aral ka because you will be outsmarted by your student. Dapat ikaw ang guro. Talagang ikaw ang, you are the captain of your ship. So ikaw talaga dapat na maano dyan. Kaya yun, I'm very happy na na-carried yun. So ngayon, yung mga teachers, ako grade 10 lahat. Grade 9 lahat sila na Filipino. Or merong dinadagdag konting ESP or yung edukasyong pagpahalaga. Ganun na lang. At least for 2 years or 3 years, yun na lang yung ituturo mo. So okay. I'm glad na carried out yung suggestion ko. Opo. Yes, ma'am. Ma'am. So, what I learned from that, ma'am, is that whatever is in your mind and in your heart, you have to speak up. As long as yung sinasabi is for the common good. Don't be afraid to speak up. Opo. Napaka-importante po sigurong lesson din yan for new teachers na takot magsalita, eh, no? Kasi bagong-bago pa po sila, so parang wala silang feeling na wala silang karapatan magsalita. So nakakatuwa pong marinig sa inyo yon, ma'am. Ma'am, alam nating lahat na kayo po eh napapanood po nila kanina, no, dun sa intro natin, yung inyong viral video na talaga namang nakakatuwa. Were you always a funny teacher, ma'am? Talaga bang ikaw ba eh isang funny teacher? Likas po ba sa inyo yung pagiging palatawa, pagiging komedyante? Ito po ba eh likas sa personality ninyo, ma'am? Yes. Kaya nga sabi ng mga friends ng papa ko, junior ka talaga ng papa mo ni kid boy. Kasi whenever there are parties, talagang ano yata ako, ma'am? Pinaka most invited na tao yata ako sa lahat na parties, birthday, binyag. Kasi sabi niya, you are the life of our party. Talagang ganun. Nangalit ka na. Iko, mamaya na naman, halos every day mayroon akong invitation card or may invitation, may tawag. Kaya sabi na ako, free na itong lahat na kain ko nito araw. Ganun. Sa classroom, I always see to it na of course, we have problems at home, but hindi ko dinaladala yung problema ko sa bahay doon sa school ko. Opo. Anong problema pinag, ma'am, di nila alam yung problema ko sa bahay. As in, talaga may mga, mayroon tayong mga not only problems, but sometimes iPhones, bagyo talaga, pero di ko yan dinadala. I still look at the good side of life. Ganun ako, ma-positive ako mula noon pa man. So, pagdating sa classroom yun, tawa-tawa ko, ano yung maisip ko, ganun ako. Yung minsan pag nag-exam, yung mga bata ganun, may exam na naman. Oy, kuha ako ng bulaklak, tapos ilalagay ko yun dito, gaganan ako. Class! Mag-dance ko, pearly shell. Kaya yung mga bata, tawang-tawa, gaganun-ganun ako, ma'am. Yung ginagawa ko. Nakakatuwa! Ma'am, meron mga teachers na nagsasabi, ma'am, na dapat daw hindi nagpapatawa sa classroom kasi daw baka hindi ka daw po seryosohin ng mga estudyante mo. Meron po, 'di ba, may mga teachers din po tayo na sobra talagang seryoso sa classroom, ma'am, no? Kasi they're fearing na once you become funny, mawawala yung respeto ng bata sa iyo. Ano pong reaction mo doon, ma'am? In my case, yung mga estudyante ko, I always see to it that they respect me. Yung nga sabi, ma'am, you gain respect if you also have to respect the person. Mm-hmm. Yun. Kaya yung may estudyante ko talagang nirespeto ko sila. Kaya siguro nakikita na though ganito ako, yung galaw-gaw ako or funny ako, nagre-respeto pa rin sila. Yung tawag nila when I'm not in school, they call me nanay. Mm-hmm. Parang nanay talaga ako nila. Halos lahat ng problema, lahat-lahat malaman ko, i-ano nila sa akin. Pero when I'm in the classroom, talagang ako si Ma'am Amalia Gay Castillo Hontong ko. At palagi akong, yun, I don't believe, ma'am, na mawawala yung respeto. Kasi yung mga bata, pag palagi silang happy, kasi you know what, I have with me my class, How to Overcome Challenges. No, yung mga third grading ko yan na klase, doon ko nakita, ma'am, na every student na nakikita ko within my classroom, di basta-basta ang problema, ma'am. Grabe yung problema nila within sa bahay nila. Doon sila nabubuli yung iba na product of broken home. Kaya pala nakita ko na ganun sila sa yung attitude nila sa classroom,
hindi sila nakakonsentrate. They go on their peers, na sila, or sila yung mga problemado, mga bata. Kaya doon ko nakikita na ano pala itong mga bata na to. May problema sa bahay nila. Kaya talagang, pag nandoon sa room ko, talagang I see to it na matutuwa sila. At minsan, maski minsan sa araw na yon, kung may problema sa bahay nila, o nakita nila ako na nakakatuwa, matutuwa sila. Tapos, I always see to it na talagang nag-lipstick ako, naglagay ng tubig, at talagang mabagong-mabango. Kasi pag tinulong sa kanila, okay, will you please read the selection? Pag ganyan ko, o di mabango si ma'am, mabango ka ma'am, pwedeng humuta ni mo ma'am. Gaganon sila. Nakakatuwa. Ma'am, ano po yung kwento nung viral video nyo? Bakit kayo nagsasayaw doon, ma'am? Ang saya-saya nung klase nyo, yung tawanan. Ano po yung kwento behind that viral video? Kunin ko lang itong antipara ko, ma'am, para maganda ako sa beauty. Ganyan lang talaga, ma'am. Ay, yung sa viral video ko, ano yon? Yung klase ko kasi noon, ano, literature, napaka-boring. Alam mo na pag literature, napaka-boring at grammar. So yung ginawa ko, yung story kasi is Icarus and Daedalus. So pagpasok ko pa lang, sabi ko, ay nako, maano nitong mga anak ko. Kasi 11 o'clock yun, magla-lunch na. Yung utak nila, pupunta na sa lunch. Yung gutom na sila. Kaya sabi ko, ay ano kaya? O class, pagpasok ko, pray muna tayo. Nag-pray kami. Tapos, sabi ko, ano ba yung latest ngayon na music dyan? Ma'am, ano ma'am? Damit ko sita. Ano ba yan? Pakita nyo nga sa akin. Tapos, nakita ko yung alien na yung... Sab, nagaganong-ganong. Sabi ko, yan, type ko yan. Sige na. Kasi tapos na kaming mag-pray. Sabi ko, yan, ipaano nyo na nga, ipatukar yung ipaano na ba, ipa-play. O sige ma'am, kaya yung nag-ano na kami, sayaw. Kaya talagang saya namin sa room. Sabi ko, ay, nag-okay ang mga bata. Asos, ganong kami. Pero ganyan talaga palagi ako, ma'am. Di lang yan once. Palagi ko yan ginagawa pa. Nakita ko yung especially 1 o'clock na klase. Para ma-perk up yung mood ng mga bata. At ano ko rin yan sa utak ko, ma'am, learning is fun. Maka-learn talaga ang bata. Pag-feel nila yung ambience ng room, na talagang nag-i-enjoy sila. Parang hindi yung bigat ng mundo pagpasok ko sa room. Para na naman kami, mag-uuno na naman kami. Dami na naman. Ano man, ganyan. Kaya, ano ko talaga yung bata. Ano yun, ma'am? Di ko yun akalain na magba-viral ako. Honestly, kasi hindi ko yung intention na mag-viral. Hindi ko rin alam na i-upload yun ng bata, na yung estudyante ko. Kaya nga, ko sa Bacolod, nanganak yung eldest ko. Paglabas ko sa hospital, sabi niya, excuse me. Iko, yes. Sabi niya, a teacher ka ba? Iko, oo. Sabi niya, ma'am, ikaw, ma'am, iko, ano yan? Kasi yung cellphone ko is, ano, keypad. Wala akong cellphone na yung mahal ba? Keypad, sabi niya, ma'am, ikaw to, ma'am, nag-viral ko ngayon, ma'am. Imagine, ngayong araw pa lang, ilang million, 4 million ka na ako. Ha, hindi ko alam yan. Sabi niya, picture tayo, ma'am. Kaya nag-picture-picture kami. Tapos, pagpasok ko na naman sa delivery room, sabi niyo yung doktor ng paanak, yung OB ng anak ko, tapos yung mga nurses na kasi, ma'am, nag-viral ka, ma'am, nakita namin. Kaya ako, nag-viral pala ako. Yun na, part of history. Nung lumabas ako papuntang Robinson, bili ako ng gamit ng mga bata. Yung sa sasakyan, naka-Union Bank yung lalaki. Tapos tingin ang tingin, sabi ko, ano ba to siya nagka-type sa akin? Eh, naka-ano na naman yung damit ko. Tapos tingin ang tingin, upat, sige pa na itingin. Pag ganun, sabi niya, ma'am, ikaw to, ma'am ko. Ay, ako yan. Siya, viral ka, ma'am. Pwede tayo picture, nag-picture yan na. Tapos sumana sa loob ang yung sasakyan na jeep. Sabi niya, ma'am, ano sila? Maski saan ako pumunta, nagkain kami ng mga isa, mga inasal yung gabi. Pagkakunan, ay, I saw that girl, she's the one dancing. Sabi ko, uy, nakilala ko. Sabi ko, ay, ikaw ma'am, ang nag-viral. So, sige na, pictorial. And that's history. Alam na, maski dinala na ako na sa Manila, sa KMGS, nag-shoot sa school, sa bahay, nag-shoot for 3 days, 3 days sa school. Pagka 8 days, sabi nung segment producer, ma'am, pwede ka dami dalhin sa Manila. Ano ka ni Ma'am Jessica Soho? Sabi ko, okay, no problem. Doon ako, free lahat ang beauty ko. At doon, partner ako sa akin. Surprise pala sa akin si
yung idol ko, Gabby Concepcion. Tapos, Gabby, na ano siya, sabi niya, ma'am, di ba ikaw yung nasa libo na teacher? Iko, ako yun. Sabi niya, ma'am, ikaw yung teacher na nag-viral sa libo. Kaya na-mention niya yun yung nag-ano na kami sa, na-feature na ako sa story namin, may love story kami doon, mayroong iyakan at saka may comedy. Ma'am, ang laughter po, importante po talaga sa classroom niyo. Bakit po? Yun nga sabi, ma'am, laughter is the best medicine. Medicine sa lahat ng mga tupak, sa lahat ng mga problema ng mga estudyante, nahirap, yun nagiging medicine ng beauty ko. Sabi ko, ano ba itong mukha ko nakakatawa? Tapos, mga co-teacher ko, yung mga kasama ko, pag nagkwento ako, ngayon yung staple kami, sabi ko, ay, welcome to our, kasi nag-vlog ako, sabi ko, welcome to our staple department. Tapos, naka-heels ako niyan, mag-staple lang pala kami, nag-lipstick. Nag-modeling pa ako, tapos tawang-tawa sila. Kaya, ano, talagang, mas isa pa sa paraan na yan, sa araw na yan, nagsismile talaga ako kasi di mo lang may problema na ako na gusto nang magbigti. Pag nakita niya yung smile mo, oh, ano ko bilang? Yun, parang inspirasyon. Ang beauty. Ma'am, ngayong panahon po ng pandemic na wala pong face-to-face, ano po, paano po nagbago o naapektuhan yung style ng pagtuturo ninyo kung sakali man, ma'am, na naapektuhan, no? Are you still funny even sa panahon na ganito, no, na pandemic na napakabigat po ng ating pinagdadaanan? Yeah, yes, ma'am. In this trying times, no? Hindi to basta-basta na problema yung nangyari sa atin yung pag-ano ng COVID-19. Kami binigyan kami ng iba't ibang modalities. So ako napunta ako sa blended yung RBI tapos kaya nga naggawa ako ng script tapos nag on air. So yung ano doon namin na script is very formal yung delivery namin on air pero ako nag-ano lang ako sa mga students ko nagpapatuwa doon sa aming group chat. Kasi pag deliver na sa klase yung pag ano all is nakaano na kasi naka-script. Kaya di ako masyadong makaano doon. Opo. Pero sa group chat niyo, ma'am, doon na lang ako nagbibigay yung nanalo ako ng ano best supporting actress sa film ko, short film. Oy, sabi ko, oy, tingnan nyo yung mother queen nyo. Nanalo na naman. Kaya tuwang-tuwa. Oo, yung mga, sinisend ko yung mga dance. Alam mo, ma'am, noon pa man, ma'am, talagang hindi pa man ako nag-viral, ma'am. Sa school, ma'am, sumasayaw ako. Kaya yung principal, si Matayin sa akin sa tawa. Ako yung leader ng mga fashion show namin na sa school. Yung mga estudyante kami yung nag-fashion show, nag-ram sa stage yung mga estudyante na nanonood sa amin. Kaya hiyawan sila. Tapos every time may affair sa school, intramurals or whatsoever, mga high school day, talagang may one dance number ako. Kaya yung mga tawang-tawa. Ako nag-cheerleader din ako, ma'am. Panay talaga ako dance ano ko sa school. Di lang yun. Noon talagang nag-a-attire ako. Punta ako ng Bacolod City, bili talaga ako mag-costumes ko. Meron din akong sayaw na yung talagang lumagabas ako sa vulkan, shock ang buong buong. Mga estudyante na shock talaga lahat. Tapos pati tricycle driver, sabi niya, bumili ako sa market, sabi niya, ma'am, ikaw yung lumipad kagabi, ma'am, lumabas sa vulkan. Iko bakit siya nanood ko, ma'am, pumasok ako, so yung nagiyawan yung gym, ma'am. Tapos sabi ko, may ano ba doon, pumasok yung tricycle driver. Tapos sabi ko, oo, sumayaw ako, lumabas ako sa vulkan. Earthquake sinayaw ko kasi may pumutok na vulkan dito sa amin sa Negros. Pumutok. Kaya yung dance ko, nagkataon, sabi ko, ah, ano kayang sayawin ko? Dumaan yung estudyante ko, may dala na globe. Ay, ipakita ko sa nila na may ano yun, may message yun sana dapat i-take care natin ang environment. Kaya sa last na ending, nakahawak ako ng ano, yung earth. Tapos yung mga backup dancers ko, estudyante ko, nakaganon, save planet earth. Ganon. Opo. Ma'am, pag nawala yung COVID, dapat palabasin ka namin sa Mayon. Yes, ma'am. Pupunta ko dyan, ma'am. Sa inyo, ma'am. Oo, ma'am. Oo, ma'am. Gusto ko talaga makita si Ma'am Zia. Talaga pupunta. Pag wala ng COVID, ma'am, tuturuan nyo kami ni Ma'am Gretchen sumayaw. Meron tayong dance number. Masayaw ko, ma'am, hindi yung pag yung may dance steps na sa grupo, hindi ako pwede, ma'am. Kailangan niya sabay, ako paiba-iba lang itong pataka lang yung akin. Kaya tawa lang. Palagi kong
star pag yung lahat sila naka ano sabay-sabay, ako lalabas, ako ma'am, nakasakay ako ng ano motorcycle tapos kaya nga tawang-tawa yung former na ano namin yung may ano my teacher's night kami sa city talaga. Lumabas ako mabung naka-wig, sakay ako ng ano ng motorcycle. Na-shock yung mga buong tao sa plaza. Lumabas. Oo, ma'am. Ganyan po palagi, ma'am. Opo. Ma'am, kung makakapagbigay po kayo na sa mga teachers natin ng tip, no? Kasi minsan po may mga teachers na nagpapatawa pero nakaka-offend. Parang merong na-offend na bata. Paano po ba yung pagpapatawa at gamitin yung laughter very effectively inside the classroom but it being clean and unoffensive? Ano po ba yung mga bagay na dapat sundan? No? At least siguro po top 3 from the top of your head na importante po pag tayo ay sumusubok magpatawa. Yung ginagawa ko, hindi ako makapag, I could not, what's this, share with my students if it's not real. So talagang real life experience ko. Yung mga nangyari sa akin na nakakatawa, yun, yung kumbaga mga clean fun, kaya yung Miss John, tingin ko, oh, this lang ka pala, ganun ka pala, ma'am, so parang, from real experience. Kasi pag real life na nangyari, madali mong ma-share sa mga bata, madali mong tapos, ano talaga ako, ma'am, I'm very straightforward. Yun, what is black and what is white in a subtle way of saying things. Mm. Yung walang ma-hurt. Joke nga yun, pero talagang I always see to it na walang masaktan sa joke ko. Yes, yun ang palagi, ma'am. Yung pag napag-ano mo sa bata na you gain respect if you also have to respect them. Yun, ako talagang maano ako sa classroom, galagaw, sumasayaw, naka pagano-ganon yung mga mata, pero yung mga ano pa rin sila. Ano talaga sila, ma'am? Tulungan kita, ma'am. Anong gusto mo ipagawa, ma'am? Anong sabi ko, I respect pa rin din. Yun na. Oh, thank you very much for all the love and respect. I love you all. Tapos ma'am, kung i-recall nyo po yung lahat ng naging teachers nyo from the past, sino po yung matatawag nyong inspiradong guro? Ano po yung pangalan niya? Kailan nyo po siya naging teacher? At bakit nyo po siya matatawag na inspiradong guro? Siya talaga, ma'am, ang inspiradong guro ko, ma'am. Yung teacher ko na si Sir Francisco Ponteras, math teacher. Mm-hmm. Kasi, ma'am, inspired ako sa kanya. Kasi, ma'am, lahat na grades ko, ma'am, all flat one. Pagdating sa math, dyan ako patay. Kaya inspired na inspired ako na mag-ano, ako lalo na yung mag-memorize, ma'am. Kasi pag hindi ko naka-memorize, ma'am, mga ano kami ng grass, ay, umagabot ba? Ano yung magabot? Magtanggal? Tanggal. Kaya talagang memory, ano, inspired na yun. Ano, talagang, ano, ako, hindi ko siya ginawang terror na teacher ko, inspiration ko. Kaya nag-imagine talaga ako, ma'am. Gusto ko talaga magiging, yung dream ko talaga, ma'am, kung na-teacher ako, professor ako sa engineering department. Heels ako, tapos gaganon. Lalakad-lakad ako, lahat na engineering student, gaganon. Gaganon siya sa akin. Yun ang dream ko. Kaya wala talaga ako sa math, ma'am. Napaka-ano ko talaga sa English teacher din ako, ma'am. Math din ang akin. Magkakasama talaga tayo, mga English teacher. Dami ano na guro na inspired ako si ma'am. Yung nag-college ako, yung dean namin si ma'am Emerenciana Liabori. Bali, idol ko siya, ma'am, sa lahat-lahat. Sa gawain, sa pagtuturo, sa pagsasalita, in everything. Dami, dami nila, ma'am, dami. Actually, lahat na teachers ko, favorite ko, dahil marami silang na itulong sa akin. From them, nagiging ganito ako. Salamat sa lahat na teachers ko mula nursery, elementary, my secondary, na teachers hanggang nagiging college ako. Thank you very much sa inyo. Love. Tapos, ma'am, ang pangalan po kasi ng programa ay Inspiradong Guro. Ano po para sa inyo, ma'am, ang isang inspiradong guro? How would you define an inspired teacher? Yung inspired teacher, sa pangalan pa lang niya na inspired, dapat nagbibigay buhay ka sa bata. Yun, you give life. You give them hope na despite sa mga problema nila sa bahay nila, sa schoolworks nila, o ano mang mga problema ang dinaanan nila, pagdating nila, ma-inspired sila pag nakita nila yung beauty mo.
makapagsabi sila, naku, hindi pala ako magpakamatay. Hindi pala ng life. Kaya, ma'am, never in my life nagbully ako ng estudyante ko. Yung palagi kong sinasabi, hindi ako nagsabi ng yung mga bad, ng mga ganyan. Sabi ko sa kanila palagi, yung mga estudyante kong gumanda yung buhay, yung mga puro talaga inspirasyon. Kita nyo na yung estudyante ko noon, kawawa siya. Ngayon, ano na siya ngayon? Kapitana ng barko na hindi imposible sa inyo. Poverty is not hindrance to success. Kaya niyong lahat. Kaya ano ko talaga sila na ma-inspire? Yung ano ko rin, yung buhay ko, sinasabi ko sila, ganito ako noon. Pero kita nyo, grabe yung pinagdaanan kong problema. May family problem ako. Pero mga flawed yung story ko. Talagang drama, sin super drama. Pero look at me now. Kaya ko rin naman pala. Hindi lang sa ganito. Narating pa ng mga problema, kakayanin lang natin, laban lang sa buhay. Mm. Kaya nga, green talaga yung damit ko, ma'am, dahil ang green means go, go, go. Oo, nag-green talaga. Opo. Ma'am, hihingan ko po kayo ng final message po para po sa lahat ng teachers na nanonood ngayong araw na ito, ma'am. Nakikinig po sa inyo sila. Baka po ma-inspire niyo po sila sa hirap, no, na pinagdadaanan ng mga teachers. Alam natin na sobra yung trabaho, mahirap magturo nang hindi nakikita yung mga bata. Nakakalungkot, no, in a way, kasi napaka malayo yung mga estudyante natin sa atin. Baka po meron kayong final message of inspiration po, ma'am, para sa kanila. Yung message ko sa mga teachers, yung sa mga baguan, kasi ang dami nang nabasa ko na negative talaga na nangyari sa mga teachers. Huwag tayong mawala ng ano, yung pag-asa. Kung anong man yung pinagdaanan natin, lalo na sa estudyante natin, ang ma'am, iba talaga yung face-to-face compared sa ngayon. Hmm. Ma'am, yung salute ako doon sa mga teachers na nag-o-online, yung gumagawa ng video lesson. Hmm. My goodness, di yun basta-basta yung ginawa nila. Ang hirap palang gumawa. Yung RBI, yung gumawa ka ng script, okay yun. Kasi pag medyo paos ka, merong mga teachers na yung talagang ganda ng mga bosses, sila na naman yung mag-i-air. Hmm. No? So talagang grabe yung hirap. Yung ginawa namin, ma'am, imagine, sabi nila, yung teachers ako, ang ano naman ang mga buhay nila, ang sarap na buhay, no. Sabi ko, di, basta-basta ginawa namin, mag-umaga kami hanggang alas 4 o'clock, talagang minsan nakagising pa kami, kasi ang daming gagawin, mag-staple na modules, pagkatapos isegregate mo, isort out mo yan, ilagay mo sa envelopes, per subject, per student, i-deliver yung pagdating ng schedule sa mga respective barangay sa kung saan nakatira ang estudyante, then the next schedule, kukunin naman yung answer sheets. Pag nakuha ng mga answer sheets, you have to sort it out, ibigay na naman sa mga subject teachers. Then pagkatapos yan, i-check mo naman. So sabi ko na po, parang himatayin tayo nito. If you have 45 students, tapos yung 6 sections ka, are in a quarter, week 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, talagang sobra 2,000 na papers yung i-check mo. I-check. Pero sabi ko, kayang-kaya yan. Yung mga estudyante din, naawa din ako, ma'am, kasi di basta-basta yung ginawa nila. As in, talagang yung iba nagre-reklamo na. Sabi ko, na huwag kayong sumuko, kaya natin to, makayanan natin tong pandemic na to. So yung, kung ano man yung mga trabaho natin, mga guro, mga teachers, kasama ko sa profession na to, kaya lang natin to. Kasi minsan matutuwa din kami mapagdating may mayroong chokalawan. Ganun kami. Nagdating na city bonus. Oh, thank you. May 1.5 na. Yun na lang. Tapos, may darating na naman na clothing. Oh, di ba? May clothing na naman tayo. Inspired lang tayo. Tapos, kuha na naman sa grabe ng mga ano, yung we are, may mga trabaho. Pero okay lang. Kaya sa mga kasamahan ko, kayang-kaya natin to para sa bata, para sa bayan. Huwag tayong mag-surrender. Kayo rin, mga parents, i-support niyo yung mga anak niyo, mga estudyante niyo. Tapos yung mga estudyante sa buong mundo, huwag kayong mag-surrender. Kaya natin to. Ay, mudyo lang naman yan. Mag-answer lang naman kayo. Huwag kayong yung iba nag-resort na sa mga masamang ano. Huwag yan. Masubra pa nga yan yung problema. So, modules na yan yung kalaban nyo. Answer lang nyo yan. Intindi nyo lang yung magkinig kayo sa RBI lesson, yung on-air, yung iba sa online nyo. Maintindi nyo yan. Kayang-kaya natin ito. Itong lahat. So, sa mga teachers dyan, laban lang tayo despite this pandemic, these trying times.
lahat ng problema, mayroon talagang solusyon. So, the best way, ma'am, na talagang makaya natin ang problema dahil iba-iba tayong problema, kada bawat tao iba-ibang problema, we will never cease from praying. Mm-hmm. Dasal talagang pinaka-importante because prayers really can move mountains. I can attest to that. The ama yung nadaanan ko problema, ma'am, as in super. Pero ano ko, ma'am, mas grabe yung problema na kaya ko, ma'am, dahil sa prayer. At saka, I always think on the positive side of life. Marami tayong problema, pero smile lang ang beauty ko. Minsan may mga problema ko, pero paglabas ko sa labas, ako, tawa na naman sila, tawa sila sa akin. So, tapos, ma'am, may ano pa talaga ako, ma'am, na yung mga guro, ma'am, ano nila, i-treat nila yung bawat estudyante like kapatid nila, o kadugo nila, o anak nila. Kasi, yung ma-feel ng bata na love mo din sila, yun ang pinaka-importante, ma'am. Na hindi na, ay, estudyante lang yan sila. Ganun. Para talagang mag-feel nila na love nila, yun nga, sabi, ma'am, love begets love. Pag napakita mo na mahal ka nila, balik din yun naman love nila sa'yo. Opo. At nararamdaman po namin na sincere, no? Talagang galing sa puso yung sinasabi niyo, kasi hindi siguro kayo mag-e-effort ng ganyan na kailangan. I mean, pwede naman na tapusin niyo na lang yung trabaho niyo, eh. Hindi na kayo mag-e-effort na pasayahin sila, 'di ba? Kung hindi niyo sila mahal. Yung mga anak ko, yung mga estudyante ko nga, ma'am, pag nagklase ko, maski ano pa, recess time 9:15, andiyan na 'yan sa mga bintana, gaganon. Ma'am, kasi ma'am, curriculum nyo pa noon. Aslim, naghihintay na yan sila. Kaya masabi ko, di ba, nagtaka ako man, di ba yung mga estudyante pag walang teacher, matutuwa, makapag-relax. Ako mong talagang sumbuin. Ako, ma'am, sabi naman ko, teacher ko, papahingahin nyo, kain muna kami. Ma'am, ayun, ano, ma'am, di pa naman nag-ring yung bell, ma'am. Magkain muna kami, tapos magpa-beauty pa ako, mag-retouch pa ako. Ganon. Nakakatuwa. Forward kaagad na sa klase namin, tinintay nila ako kasi ano sila? Inspired sila, ma'am. Inspired sila sa beauty ko. Palagi ako nagkinukuha na ninang ng mga estudyante ko, ma'am, sa kasal. Pasalamat sila. Tapos nag-ano na yung buhay. Kaya naala nila, pumupunta sa bahay. Yung iba, ma'am, maski sa ano, ma'am, dami ko mapasalubong, ma'am. Sabi ko, huwag niyo akong pasalubungan, ma'am, mama. May mga perfumes, ano na lang, may mga bags ako. Kasi sabi naman, pasalamat lang sa napakabuti mo sa amin. Pinapakain mo kami, ma'am. Pag wala kami pagkain, alam na mga anak ko. Pag wala pagkain yung sa kantin, ano ko, marami kong bali. Yung sweldo ko na maano, ma'am, kunti na lang, ma'am. Kasi maawa ko magtingin yung iba, ma'am. Nasa binkana lang yung ulam, pag ganun ko. Tatago yan, walang ulam. Kaya sabi ko, yan ka, pali doon sa kantin, kuha ka na. Kaya ako pinakamalating utang sa kantin. Ma'am, sa kantin. Sa lista, ma'am, buhok namin, ako pinakamalating utang. First, nilap ko sa utang. Nakakaiyak naman yun. Kasi nakawak pala. Ma'am, anong nakukuha niyong pabalik? Ano po ang nakukuha nyo sa lahat ng effort na ginagawa nyo? Sa lahat nung nagkakautang-utang kayo para sa mga estudyante nyo? Ano po yung, anong bumabalik sa inyo? Love, ma'am. Alam ko na, ano ko na, naalala ko talaga nila, ma'am. Yung nag-viral ako, ma'am, mayroon doon yung sa 230,000 comments kasi nag-viral ako, 21 million views. To mga 230,000 comments, mayroon doon isa, ma'am, lahat talaga, congratulations, ma'am, ang galing mo, saan kami, yung cancer patient, ma'am, naging inspired ako sa'yo, operahan na sana ako, ma'am, pero nakita ko sa'yo yung mama ko na patay na, ikaw yung hugot ko, ma'am. Kaya na ako na, ano ako, naiyak ako na, eh, ganito pala. Mayroon doon, ma'am, isa siya, ma'am, di ko na naalala yung name, talagang binabash niya ako, ma'am, sa 230,000 comments, ma'am, na puro talagang congratulations, inspired kami sa'yo, mayroon doon, ma'am, na nagbash, talagang inaway siya, mas yun, oy, di mo alam, huwag kang magsalita ng ganyan. Si ma'am, namin siya, kami nakaalam sa kanya, naku, ma'am, pinutakti siya, ma'am, sa Hawaii, ma'am, ng mga estudyante. Talagang pinaglaban ako, ma'am. Kami, graduate ako, engineer na ako ngayon. Ano talaga ako kay mangtong ko, tapos na ano ako, kaya di ko na rin siya pinansin. Nawala lang yun. Ang importante, alam, the students are the one who can attest kung ano ka klaseng guro. They are the one. Walang iba, because they are in your classroom.
alam nila kung anong klaseng guro ka. Yun lang, ma'am. Doon, proud na ako. Happy na ako na. Yes. Yung achievement, yung message ko sa mga estudyante, pag nakita namin kayong umasinso sa buhay, graduate na kayo, yun lang talaga. Kami na mga guro, lahat na mga guro, yun lang ang aming, yun lang yung nagpapahappy sa amin, nakita namin kayong, ano na kayo, successful. Yun, ma'am. Hmm. Tapos pag may nakita kami yung ano ba, hindi, nag-ano yung buhay, makita ko nagiging basuriro lang siya, na iyak ako, ma'am, kawawa, jumpy ko na ano. Tapos makita ko sa market doon, nagtitinda na lang, nag-ano ng isda, sumasakit yung loob namin kasi kami na mga guro, lahat na guro yata, walang exception, yung ano talaga nila is tumulong sa estudyante na makatapos, makaahon sa hirap. Kung mahirap man kayo ngayon, pag nag-aral kayo na mabuti, aasenso din yung buhay ninyo. Yun, ma'am. Oh, yung final message ko, God bless us all. God be with us all. God keep us safe. Opo. Amen. Maraming salamat, ma'am. God bless you. Yes, ma'am. Iyak ako, ma'am, kasi part din yun, ma'am, so mag-artista ka pala, ma'am. Di pala mahirap lang artista. Ganun, ma'am. Nakakatawa. Nakaka-uplift po kayo. Nakaka- taas ng moral, at nakikita namin kung gaano napaka-importante, no, nung lagi lang fun to look at, yung sabi nyo nga, to look at the positive side, na kahit ano pang mangyari, may COVID man, maganda ka pa rin. Yes, maganda pa rin ang beauty ko, ma'am. Inspiradong guru ka talaga. Nakakatuwa po. Sana po maka-inspire ng maraming teacher na manonood po. Thank you, ma'am. Salamat po. Bye-bye. Anong reaction mo, Ma'am Gretchen? Hindi nawawala yung anong ngiti ko. Oh, nakakatuwa, di ba? Kahit tapos na yung interview ni ma'am, nakatingin ako sa screen, nakangiti pa rin ako. Alam mo, ma'am, ano, ito yung other side, other story of being an inspiradong guro. We featured a lot of teachers here having these awards, mga project na malalaki. Mm-hmm. Well, oo, this is inspiring. Pero ito yung other side siguro ng story, na simple yung ginagawa niya, tingin natin, mm-hmm, pero ang laking bagay sa bata. Yung hindi ko makakalimutan, nagkakautang-utang siya sa canteen. Magkaroon lang siya ng way na pakainin yung mga bata, no? Grabe. Simple na, di ba? Ilan sa atin ang nakakapansin kung may ulam? Mm-mm. No, na siya napapansin niya talaga kung may ulam yung estudyante niya o wala. Oo, diba? Tapos sinusundo pa siya sa klase. Oo, sa faculty. Malungkot ang mga estudyante pag absent siya. Subukan lang po natin bumasa, no, ng ilan sa mga reactions. Sabi po ni Ma'am Mildred Parco, kapag po masayahin ang guro, masayahin din po ang eskwela. Tama, mm-mm, no? Tama po si Ma'am Amalea that laughter is the best medicine. Sabi naman po ni Ma'am Neth Silario, I am really inspired with Ma'am Amalea that I could bring laughter also to my class. No, sana, actually, yun yung talagang goal natin, na sana wag nating makalimutan na importante yung ngiti. Oo. Importante yung kaligayahan. No? Parang in the end, hindi naman sa atin tatanungin yung lessons, eh, di ba? Kung hindi yung pakiramdam. Your students might forget the lessons, pero they will never forget how you made them feel. Tsaka ano, tumpak na tumpak yung sabi ni Madam kanina, na hindi lang siya nagpapatawa, actually. Mm-hmm. Ang ginagawa niya, ini-inspire niya yung bata, at yung return back ng bata, na kahit nakakatawa siya, kaya siyang irespeto ng mga bata. Mm-mm. Tapos yung sinabi nga niya, di ba, yung definition niya of what an inspired teacher is, mm-mm, yung you give life. Buhay. Binubuhay mo yung mga estudyante mo. So sabi rin ni Ma'am Neth, I agree with Ma'am Amalea, nothing is impossible at prayer is the key. Thank you so much, Ma'am Amalea, for sharing. You're truly inspiration, truly an inspiration to all. Sabi ni Ma'am Mildred. Sabi po ni Ma'am Jacqueline, sobra pong nakaka-inspire si Ma'am. Pet malu talaga. At si Kuya Daniel, no, De Los Santos from Australia, sabi niya po, mas nakakagana talaga mag-aral kapag nakaka-inspire ang teacher. Mm-hmm. So, yun po yung goal natin, no, na hopefully yung buhay ni Ma'am Amalea, how simple that might be, no, na nagpapatawa lang siya. Pero you could look at the faces of the children, no, yung mga batang kasama niya, inspired talaga, mm-hmm, yun. No? Makikita mo talaga yung inspiration. Na siguro, mas maganda yung gano'n, no, na
masarap yung pakiramdam. Masarap mag-aral. Diba sabi ni ma'am, learning is fun. Yes. Diba? So, hopefully po, no, kayo po ay na-inspire. Again, thank you so much to Ma'am Amalia Gay Hontongko. Oh, no? Oh. Siya po ay isang teacher ng Escalante National High School dyan po sa Escalante Negros Occidental. At sana makapunta ka nga dito sa amin, sa Legazpi. At pupunta din kami dyan, ma'am, no? Kapag wala na pong COVID. Oh, oh. Okay, so sunod na po natin ang pabaon ni ma'am. No? Teacher's takeaway na po ni Ma'am Gretchen. Samahan natin si Teacher Gretchen sa pabaon niya sa atin ngayong linggo dito sa Teacher's Takeaway. Tunay nga na na-inspire kayo ng ating kwento ngayong umaga at sana ay patuloy nga tayong maging ligaya sa buhay ng iba. Alam niyo po ba na kahit sa Bible ay binibigyan tayo ng Diyos ng paalala na ang buhay natin ay dapat maging masaya at maligaya. Sabi nga no, it is the goal of the Lord, it is the will and purpose of the Lord for us to live a life in full, yung may joy kahit ba may mga problema. Mula sa ating inspiradong guro ngayong linggo, sabi niya, hindi naman talaga ang buhay laging masaya. Meron ding mga kalungkutan. Pero pipili ka, malulungkot ka na lang ba? O pipiliin mong maging maligaya? Alam niyo po, marami sa atin na nakabase ang ligaya sa mood, sa taong kasama natin, sa bagay na meron tayo, o sa success na ating nararanasan sa buhay. Ang tawag dito ay circumstantial joy. Alam nyo, ang circumstantial joy, hindi yan nagtatagal. Alam mo yung ngayon maligaya ka, mamaya malungkot ka na. Pero alam nyo, ang Bible ay nag-o-offer ng forever joy. Iba to sa circumstantial joy. Hindi ito nakabase sa ating nararamdaman. Hindi ito nakabase sa taong kasama natin o kung ano yung meron tayo. Itong eternal at forever joy na binabanggit ko sa inyo ay joy from being in companion with the Lord. Sabi sa 2 Corinthians chapter 7 verse 4, I have great confidence in you. I take great pride in you. I am greatly encouraged. In all our troubles, my joy knows no bound. Alam niyo po, si kapatid na Paul ang sumulat nito, no? Alam niyo, siya ay nakaranas ng napakaraming problema sa buhay. Ang pinakamatindi dito ay yung kanyang pagkakakulong. Dahil sa pagsunod niya sa Lord, siya ay pinersecute at kinulong. Alam niyo, pero yung joy, sabi niya dito, it has no bounds. Alam niyo, naalala ko yung kwento niya, no? Na habang nakakulong siya, yung mga pader ng kulungan gumuho. Nagpipray siya kay Lord, nagpipraise and worship siya. Alam niyo yun, isang literal expression na yung joy niya sa pagsunod kay Lord, no bounds, no? Kahit yung pader ng kulungan gumuho para ipakita ng Panginoon na yung joy na meron siya ay God knows it and God will provide for him. Alam niyo po, ang daming negatibong bagay sa ating paligid ngayon. Pero kamusta? Kamusta ka? Joyful pa ba? Sana, oo. Alam niyo, sabi natin, joy is the best medicine. Pero para sa akin, gusto ko lang i-share, alam niyo, God is the best medicine. Because with God, everything, nandun na yung joy, nandun na yung, sabi dito, great confidence, yung great pride, and great encouragement. Kasi kung yung joy natin, sabi ko nga kanina, base lang sa mga circumstances, this will not take too long. Have the joy that is eternal. Have the joy that is forever. And that is the joy from the Lord. Sabi nga ng quote natin ngayon, anong sabi dito? Life is too short. Smile! Habang may mga ngipin pa tayo. Let me pray for you. Lord, this Sunday, thank you. Kasi through Ma'am Amalia, you
taught us na life is too short. We have to be joyful. Nakakalimutan na namin ito madalas, Panginoon, yung ngumiti po kami. But Lord, thank you more kasi tinuruan mo kami ng mas malalim na kahulugan ng joy. At ito po yung makita namin ngumingiti yung ibang tao dahil sa buhay namin. Na kami po ay nagiging source of joy ng ibang tao. Lord, I pray in Jesus' name sa lahat po ng nakikinig ngayon, ano man po ang pinagdadaanan ng bawat isa, Lord, may we found joy in having courage in you, in your presence in our life, that this joy that we have will also be shared to other people. Panginoon, maraming salamat. You are our joy. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng sumama sa amin. I'd also like to take the opportunity pala, Ma'am Gretchen, to thank Ma'am Clarissa Zamora. Siya po yung SDS ng Escalante, Negros Occidental, no, for allowing us, no, na ma-interview po si Ma'am Amalea. Again, to Ma'am Amalea, thank you so much for bringing so much laughter and joy, no, ngayong araw na ito. A few more batiin ko lang din, no, si Sir Bright Mercado. Sabi niya, truly ang lesson ay nagiging easy pag sa pagpapasaya at entertainment. Kamusta dyan sa Baguio City, Sir Bright? Sabi ni Ma'am Mildred, thank you so much din po sa inyo, Ma'am Zell and Ma'am Gritch, for another inspiring discussion for this week. God bless po. Yes. So hopefully po kayo ay na-inspire at isang inspiradong linggo na naman po ng pagtuturo sa inyong lahat. Ako po si Ma'am Zell Mike. Patuloy lang tayong tumawa. Ito po si Ma'am Gritch and ako. Maraming salamat po sa aming nag-support po sa amin sa technical side. Si Sir June Apenado. At susunod na po ang Hugot Radio. Yes, hanggang sa susunod na linggo po, magkita-kita po ulit tayo. God bless you! Narinig mo si Sir Gretchen Nokos patungkol sa pagtuturo. Kung may mga katanungan, suhestyon o opinion ka patungkol sa topic ngayong umaga, maaaring mag-text sa 0946-763-9858, 0929-359-4298 at 0915-931-7184 o magkomento sa aming Facebook page sa Care 104.3 DWAY-FM. Tumutok muli sa susunod na linggo para sa panibagong edisyon ng Inspiradong Guro.